Ang pag-olisay stairs ay astig na escape trick. Maganda ito tingnan at makakatulong din ito para matuto tayo mag-absorb ng impact. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang madali at safe na paraan para makapag-olisay stairs. Tara! Bago tayo mag-ollie sa mga kagaya nitong hagdan, dapat malaman nyo muna ang dalawang requirements para makapag-ollie sa stairs. Una, dapat marunong na talaga tayo mag-skate. Ang ibig ko sabihin mga man, dapat komportable at marunong na talaga tayo sa board natin. Ang pag-ollie kasi sa stairs ay isang trick na hindi dapat minamadali. Kaya dapat meron na tayong board control at magandang balance. Kung wala pa tayo nyan, mataas kasi ang chansang baka mamali tayo o matumba. Okay, pangalawa ay ollie. Siyempre kailangan natin ang ollie para dito. Pero make sure mga man na gamay na talaga natin ang ollie. Hindi kasi pwede sa mga stairs ang mahina at mababang ollie lang. Kaya dapat mag-practice muna tayo ng maayos, maganda at mataas na ollie bago tayo sumubok ng mga stairs. Kung may ollie ka na sa stick o sa mga boards, mas may advantage ka para dito. Kaya kung meron ka na niyang mga basic requirements na yan, ibig sabihin mga man, ready ka na talaga gawin tong trick na to. Kaya ngayon, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo ang apat na steps para makapag-ollie sa stairs. Okay, step 1, humanap ng stairs. Kailangan nating humanap ng stairs na isa o dalawang hakbang lang muna. Pwede rin naman yung mga curb sa kalsada at dyan din naman ako nagsimula mga man. Pero dahil nga wala namang curbs dito sa spot namin, hahanap na lang tayo ng mababang hagdan. Eto mga man, may nahanap tayo kaso masyadong malaki tong stairs na to para sa umpisa. Oo, dalawa lang siya pero masyadong matangkad yung bawat hakbang. Siguro pag ganyang katangkad, kailangan nating humanap kahit isa lang muna. At saka kung makikita nyo dito sa taas, masyadong mahaba at saka magaspang yung babagsakan natin. Kaya hahanap pa tayo ng iba. Hindi naman talaga mahirap mag-ollie sa mga mabababang stairs. At isa pa doon, maganda rin yung build-up process niya. Mag-i-start muna tayo sa mababang hagdan, tapos pataas ng pataas, diba? Eto mga man, may nahanap na tayo. Siguro mga kalahating deck lang to, kaya saktong-sakto. Maliban sa tangkad ng stairs, kailangan din nating tingnan yung bebeluhan natin. Ito okay naman ang buwelo, makinis at malawak din naman. Sakto lang. Pagdating naman sa babagsakan, medyo magaspang yung landing pero okay lang yan mga man. Mababa pa lang naman eh. Ang importante talaga ay malawak at walang maliliit na bato ang babagsakan natin. Okay, step 2 mga man ay ang pag-approach natin. Sa mababang stair na kagaya nito, hindi naman natin kailangan pakabilisan yung andar natin. Kahit isang tulak lang, okay na yun. Siyempre, magbabago dapat ang bilis natin, depende kung gaano kataas at kahaba ang titirahan natin. Mas mahaba at mas maraming stairs, mas kailangan natin ng mabilis na andar. Matagal din matantya ang tamang bilis na kailangan, pero kung magsisimula kayo sa mababang stairs na kagaya nito, wala kayong magiging problema sa huli. Kaya wag na wag kayong maniniwala sa ibang ka-skate nyo na tirahan yung mga malalaking hagdan na alam nyong hindi nyo pa kaya. Lalo na kung kagagaling nyo pa lang sa maliit na hagdan na kagaya nito. Step by step lang dapat. Okay, step 3 ay ang pag-ollie natin. Dapat mag-pop tayo ng ollie bago pa lang pumunta yung nose ng board natin dito sa kanto ng hagdan. Makikita nyo naman to sa taas ng maayos mga man pag nakatayo kayo sa board. Mag-pop kayo pag nakalinya na yung nose nyo sa kanto ng hagdan. Wala kayong magiging problema dito lalo na kung meron na talaga kayong ollie sa stick. Basta isipin nyo lang na yung stick ay yung kanto ng hagdan para hindi kayo mailang. Sa katulad nitong mababa lang, hindi naman natin kailangan mag-ollie ng sobrang taas. I mean, pwede mo namang gawin, maganda ding practice yon at syempre mas maganda siya tingnan. Pero ayun nga mga man, hindi naman natin talaga kailangan. Pero kapag lagpas 4 o 5 stairs na ang oolihan mo, dun na makakatulong ang mataas na ollie. Pagka-pop natin ang ollie, syempre taas natin ang paa natin. Ituwid lang natin ang balikat natin sa gilid ng board mga man. Lagi nyong tandaan yun. Wag na wag nyo ililiko yung balikat nyo habang nasa ere kayo mga man. Ang mangyayari kasi, liliko din yung board natin sa ere tapos hindi tayo makakapag-land ng straight. Mas okay din kung tatagalan nating nakayuko sa ere. Yun ay para magkaroon tayo ng hang time at hindi sumabit ang tail ng board natin sa kanto ng hagdan. Okay, step 4 mga man ay ang pag-land natin. Mga man, try nyo yung best nyo mag-land sa bolts lagi. Kasi kung sa gitna ng board o sa nose o kaya sa tail tayo laging bumabagsak,
Malamang eh makakaputol tayo ng board kapag ganyan. Alam naman natin kung gaano kamahal ang bagong board, kaya dapat na habang maaga pa at mababa pa lang ang stair na tinitirahan natin, eh mag-practice na tayo lagi na mag-land sa bolts. Pagka-land, dapat pantay din ang bigat ng paa natin sa parehas na tracks. Bend nyo yung tuhod nyo para ma-absorb natin na maayos yung impact. Yun lang mga man, ingat kayo at skate safe!